ay mawawalan ni kakabuhay. Tama ka naman, sir. Discussion ito? Sinabi mo, gusto kong bumagsak ang negosyo ng tati kong amo dahil kung nagkataon, tamay ako doon, di ba? Ang sinasabi ko lang, gusto kong maging fair siya sa akin sa pagpapasweldo niya sa akin. It's quite annoying. Ano yun? Makakabilib siya. Sinumpal siya ni... Inunahan siya ni Clay. Saktan mo ko. Hindi ako gaya ng nanay kung okay lang saktan. Ay! Saktan mo ko, makikita mo yung hanap. Hindi lang yun ang aabutin mo. That was quite a confrontation, girl. Nga ay magiging masunuri. Buset. Nagigigil ako. Grabe yung acting skills ni Tirso. Nahanap na ba yung estrangherang babae na umasok kamakailan sa akin? Nahanap na si Hindi na siya nakikita pa mo. Hello guys, good morning. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Ayan, we are about to react to episode 8 of Maria Clara at Ibarra. Kung hindi ka pa nakakanood ng episode 8 kagabi, now is a perfect time for you. Manood tayo, sabay tayong panoorin itong episode 8 ng bagong-bagong teleserye ng GMA, Maria Clara at Ibarra. Ano ba naalala ko? Papunta na si Ibarra pauwi doon sa San Diego and susunod si Maria Clara dahil pinayagan siya ng kanyang papa na magbakasyon doon. And of course, malamang may mga ano dito, may mga sagabal dito dahil andyan si Padre Damaso para guluhin ang buhay nila. And si Clay, sumama din siya kay Ibarra and medyo may bangayan sila doon ni Fidel. Na nakakatuwa kasi marami ang nagsiship sa kanila, including myself, parang bagay sila actually. Pero sa mga scenes lately, may bangayan sila kasi hindi magkatugma yung prinsipyo nila when it comes to their understanding of mahirap and mga mayayaman. Kasi nasabi ni Fidel daw, hindi daw masyadong masipag yung mga mahihirap, kaya mahirap pa rin daw. So hindi yan tumugma sa iniisip ni Clay. Anyway guys, excited na panoorin to, so tara na. Ready? 1, 2, 3. May piyansa na ho ba sa panahon to? Kung meron, magkano po? Maaari rin bayaran ng piyansa katumbas ng alaga. Kakabilib si Clay dito. Na malamang ay gawa sa ginto. Pakawalan nyo na po ba siya? Mabuti siyang tao. Dahil... Mabuti kang tao at bawain sa yeah. Kaga. Lalo mawain siya doon. Lalo na babae at tiyo siya makalaya gamit ng iyong mga hikaw. Maraming salamat. Naiyak ako dyan. Ano ba iniyak mo? Sinisis pa sila. Uwi niya ako sa San Diego si Ibarra pa pa nagpaalam lang ko siya sa akin. Eh di ba't pinagbabakasyon ko kayo ng tiyo mo sa San Diego? Tumitiyak ko sa'yo. Magkikita kayo doon ang nobyo mo. Gusto ko yung mara, estaba aquí antes pa doon. Nakabadihir siya. Palagay ko ito yung ukol sa pagkamatay ng kanyang ama. Baka matulad pa ang kanyang kapalaran sa kanyang ama kung ididilat niya ang kanyang mga mata at kakalabanin niya ako. Pagbuna ng pagdating ko, ay pawang pagduro sa lamang ng mga maliliit na tao. Ang galing din ni pangalan niya? Kahit po dun sa pinanggalingan ko, ganun din. Tama ang isang pride sa palagi niyang sinasabi. Nalikas sa tamad talaga ang mga Indio. Hindi po ako tamad. Nag-aaral ako sa umaga. Subiatero? Iyalat na nag-aaral ka sa Subiatero. At nagtatrabaho ako sa gabi. At ano namang trabaho ang ginagawa mo sa gabi? Isa siya, mujer libre. Dito ako nang gigil. Pasmado yung bibig eh. Libre? Unang salta ko palang dito, yan na ang tawag sa akin ng lahat. Alam ko ibig sabihin yun, at para sabihin ko sa'yo, hindi ako prostitute. Nagtatrabaho ako ng matino at disente para suportahan ang sarili ko at ang pamilya ko. Halos hindi na nga ako natutulog eh. So paano mo naman nasabing tamad kami? Sadyang maliliit lang ang sweldo naming mahihirap. Ang dami pang kaltas. Naturalmente! Nag-abide ng tributo ng lahat. Sa tingin ko po, sa inyong mayayaman dapat magsimula ang pagbabago sa mundo. Yung dati kong amo, siguro kung may puso siya, kung makatao siya, sana umasenso rin kami mga nagtatrabaho sa kanya. So, you see, sa inyong mayayaman nagsisimula ang pagbabago. Para ang mahirap, hindi nananatiling mahirap. Tama ka, binibining, Clay.
Siguro nga ay dapat nasa kamay ng mga may kaya simula ng pagbabago. Ngunit hindi naman lahat ng may kaya ay may kapangyarihan. Kaya't siguro naaakmang sabihin na dapat nasa kamay ng mga nakakataas o ng mga pangyarihan magsimula ng pagbabago. Ngunit sino namang makapangyarihan ang may bukas na loob na magbigay ng karapatan na makakapantay sa isang indyo? Yun nga lang po. Yun selfish lang talaga ang mga may kapangyarihan. Eh, siguro kung may puso sila, walang inaape at walang mahirap. Believe na sana ako sa iyo. Shoutout dyan sa mga... Ngunit may mali ka rin. May kapangyarihan. Dahil kung lahat hindi ginagamit ng mga nagbinig ko at makapangyarihang tao ay mapagbigay, hindi magtatagal at babagsak ang kanilang katayuan sa buhay. Kaya't siya pati lang matrahabador niya ay mawawalan ni kakabuhay. Tama ka naman, sir. Discussion ito? Pero kung sinabi mo sa kong bumagsak ang negosyo ng dati kong amo, dahil kung nagkataon, tamay ako doon, di ba? Ang sinasabi ko lang, gusto kong maging fair siya sa akin sa pagpapasweldo niya sa akin. Ano bang alam mo? Ano bang alam na isang babaeng kagaya mo sa mga komplikasyones, sa mga proseso at metodo ng pagninegosyo? Ay, ang galing niya. I hate to say this, Mr. Fidel E. Whatever your name is. But your idiotic and yes, your misogynistic outburst is quite annoying. Mas ano? Nakakabilib siya. Sinumpal siya ni... Inunahan siya ni Clay. Saktan mo ko. Hindi ako gaya ng nanay kung okay lang saktan. Ay! Saktan mo ako, makikita mo yung lahat. Ganyan dapat, hindi lang yun ang aabutin mo. Oh my gosh. That was quite a confrontation, girl. Sa panahon nila, for her to slap the guy na may estado. Minamalit niya yung pagkababae ko eh. Matatauhan yan. Hindi hakamakin ang gaya mo nagdudurundurungan at ngayon mapanakit pa. Mapanakit. Self-defense yun kasi unahan mo sana siya, di ba? Gusto na ang pagtatalo. Mahaba pa ang ating biyaya. Talo now, sweet later, Char. Bagay talaga sila, actually. Lalaki ng tao kung magpatol ka sa babae. Yun lang. Grabe intense yun, ha? Kakaiba yung babae niya. Amin ko sabihin mo ka sa akin. Saan pa napulot yung pinsan-pinsanan mo ngayon, ha? Ikaw naman. Hayaan mo na ang pobreng babae na yun. At isa pa. Bihirang makahanap na isang babae na ganyan kausap. Anay katulad niyang talino. Omsim. Palagay ko nga ay... Huwag niyong ina-underestimate yung babae dahil... Amigo? Wala sa gender yan. Kung matalino ka, matalino pa talaga. Si Maria Clara. Ano ba naman ang klaseng talong yan? Naturalmente, nanay natin, si Maria ay ang babae mga babae in general. Siya lang ang para sa akin. Dahil walang papantay na sino man sa kanya. Naiintindihan mo? Kaya't huwag mo na kaming pag-isipan ng masama ni Binibining Cry. Amigo, masyado akong seryoso. Nagbibiro lang naman ako. Ngunit, magaling siyang aktor. Ito si Fidel. At baka mapatulang mo na siya. Na-convince niya ako. Bueno, tayo na. Grabe yung mga kalibro ng mga artista dito. Nino. Doon diba is? Ayan na. Yung ano, yung totoong anak ng Diablo, Char. Papunta lang ho kami ng biyateri upang kumuha ng mga gamit. Magbabakasyon kami ng inaanak mo sa San Diego. Na hindi ko nalalaman. Ay, vera, vera. Tignan natin kung sinong mas makapangyarihan, ha? Patrick, dito talaga itong... Baka magmemorya pa ng sermon niya. Tapos na niya. Dalian niyo na. Huwag niyo nang pasin yung ano, matandang pari na yun. Nirevisit ako sa ano pala niya, sa presence pa lang niya sa screen. Kaya sobrang galing itong si ano Padre Damaso. Buenas noches, Padre. May pag-uusapan tayong mahalagang bagay tungkol kay Maria Clara. At doon sa anak ng erehe at pilibustero na si Crisostomo. Grabe, karutong talaga yung anak ng erehe at pilibustero.
pelbustero. Grabe. Diyos mo, tuloy ang talaga na nakakaba ako. Magdasal ka na talaga, Tiago. Diyan pa talaga sa altar. At sino ka, Santiago, para magpasya sa buhay ni Maria? Tama ba pagkarinig ko? Anong sino? Tatay po siya. Tatay po. Paumanhin po, unless pa, alam ni... Iniisip ko po kasi yung kalusugan ano na ni Tiago ba? Yeah. Na hindi siya yung tunay na ama? Nais ko po muna siyang magbakasyo sa Santiago. Oo. Doon sa bayan ng kanyang nobyo. Para saan? Para mas lalo silang magkalapit ni Crisostomo Ibarra. Nasaan nga pala yan? Ha? Nasaan yung lalaking yan? Huwag mo sabihin sa akin, nagpunta na rin siya sa San Diego. Andito pa po siya sa Maynila. Ang sabi po niya sa akin ay marami pa po siyang aasikasuhin dito. Kaya po ang lakas ng loob ko na pagbakasyonin mo ng anak ko sa San Diego. Muy bien, muy bien. Alam mo kung nag-iisip ka rin, Tiago. Ngunit, Padre, nasubaybayan ko po ang paglaki ni Crisostomo. Mabait po siyang bata. Kaya, pakiusap po, huwag niyo na po sana siyang idamay sa galit niyo sa kanyang ama. At isa pa po, mahal na mahal po siya ng inaanak ninyo. At ayoko pong masaktan ng damdamin ni Maria Clara. Mas lalo lang siyang masasaktan kung magkakatuluyan sila. Ayaw pala talaga nung damas na magkatuluyan sila. Oh, bienvenidas. Buenas noches, madre. Okay, pa, isa pang ano, isa pang balakid. Wala na, nahumaling na. Buenas noches, madre. Kay ganda mo kasi, Maria Clara. Effortless yung ano niya, no? Yung beauty niya. Para nagkasala dun si padre. Perdóneme, oh Diyos. Ayan na. Ngunit bakit kayo lumikha ng napakagandang dilag? Na-obsess na siya. Alam ko namang hindi ka tonto, Santiago. Tonto? Alam mo rin namang isang pagpapatiwakal lang kung itutuloy mo ang kasunduan. Naunawa ko po, Padre. Pero malinaw po sa akin na saan sa Biblia na hindi puro pasanin ng anak yung anumang kasalanan ng kanyang ama. Ay, karamba! No me importa! Ay. Alam mo naman siguro kung anong mangyayari sa iyong kabuhayan kapag ka pati ikaw ay kumalaban sa akin. Siguro na naisin na mangyari sa iyong nangyari sa ama ni Ibarra. Nagigigil ako sa damas na to. Pero nagbibigyan na rin kita. Lalo na alam kong umaasa rin si Maria Clara na makapagbabakasyon siya sa San Diego. Payag ko kayo? Oo. Oh. Dahil sinabi mo na wala doon si Ibarra, may sapat ka ng babala, Santiago. Huwag ka nang gagawa pa ng kung anong kahangalan. Basta't lagi lang susunod siya lalo kay ano, Kapitan hindi Tiago. Ko kayo pababayaan. Kasi papunta talaga doon si ano, si Diego. I mean, si Ibarra sa San Diego. Lalo na kung ikaw nga ay magiging masunuri. Buset, buset.
Nagigigil ako. Grabe yung acting skills ni Tirso. Ang hirap. Grabe. De verdad, Victoria? Uuwi ka rin ng San Diego? Pumayag na ang papa ko. Kakatanggap ko lamang ng telegrama niya kung kaya tamang-tama ang pagbabalik niyo dito. Con cuidado, por favor. Ang kaibigan niya. Kung ganun eh, makakasama ka sa aming pag-uwi ni Maria. Si. Eso es correcto, Kia. Chusera. Amen. Mas marami, ako, mas masaya. Ako sa sana dati, no? At mas ligtas. Kahit walang laman yung coffee. Bababa muna ako, kakausapin ko kuchero para mababa ng ating mga kagamitan. Si, Tia. Victoria. Ano na nangyari sa akin? Pakiusap. Nahanap na ba yung estrangherang babae na umasok kamakailan sa akin? Hindi na siya nakita pang muli ng mga utusan. Maria, kalimutan mo na siya. Marahil ay hindi na natin matatagpuan ang babae ngayon. Ang haba nung matatagpuan. Isa ngayon, makita lang yun eh. Makita. Kaya ang haba ng mga words niya before talaga at saka yung mga sentences niya. Ano yun? Nakapagod yan, no? Yung kinagawa ng taga-Maneho, si Fidel. Isa yun. So ba dapat grupo-grupo siya? Madalas nga ay marami silang magkakasama. Tumingi pa dyan sa mga puno. Ang ganda. Madalam na lang kasi yan sa amin. Karaniwan ang mga alitap-tap dito. Lalo na't sa mga masusukal na lugar. Masusukal? Malapit na tayong pumasok sa peligrosong daan na madalas nagtatambangan ng mga tulisan. Kaya binibining, Clay, simulan mo na magdasal upang may ligtas ang ating paglalakbay. Ba't si Clay lang ang magdarasal? Ang dasal ng isang bruha. Zero. Tama na kayo. Mas pala mga ko'y narinig. Basta ako, I'm shipping them talaga. Na silang araw ay nangaharang wala at lang. Ng mga tao. Saya lang. Ngunit wala pa naman ako nakikilala na nagpapatutuon ito. Amigo, may isang priory silang sinarangan noon at ito ay kanilang sinaktan. Priory naman pala? Eh baka masama yung priory na yun kaya siya sinaktan. Jesus Marios, babae. Hindi ka ba talaga tinuturuan ng iyong ina na gumalang sa mga priory? Hoy, huwag mong madamay-dami ditong nanay ko. Baka gusto mo. Ayan na. Tama na nga yan at manahimik na kayo. Dahil kung totoo nga, naging referee tuloy si Ibarra dito. Ay tiyak na maharang tayo dahil maiingay kayo. Pounce yun. Nag-aalala na siya. Ba't niya pinatay yung kandila? Di ba parang sa protection ni, ano, ni Ibarra? Mga mahal na poon at mahal na birhen. Ngunit, kailangan ko pong bawiin ang aking mga padasal sa inyo. Marahil mas mabuti siguro. Mapahamak na lamang si Crisosto mo sa kanyang paglalakbay. Oh, kaya niya pinatay yung ano. Sa kanya ni Padre Damaso. Sundin ang kandila. Grabe, no? Sige sabihin, ganun ka katindi ang saklaw at kapangarihan ng mga prali dati. Mas takot pa siya sa prali kaysa sa ano, sa Diyos. Sila dito.
sa trailer nakita ko eh, ayan o. Pinatay kasi yung kandila ng ano, para sa kaligtasan nila yun eh. Ano, tulisanes. Grabe to. Ay, ganyan yung ano nila dati. Imbis na maleta, parang baul. Yan pala yung gamit ng mga baul. Hindi lang talaga siya for storage. Para po sa biyahe ko pa San Diego. For travel din pala yung mga baul. Bukas na ho ang alis namin ni Tia. Ano kaya? Huwag na lang kayong tumuloy. Sa Malabo na lang kayo pumunta. Mas malapit ako doon na. At kung may... Papa, nakapagbitiw na ho kayo ng isang salita. Babawiin niyo po po ba? Ayoko kasing sumpa ako ng ninong mo. Ano ba kailangan kong gawin para payagan niyo ang pa San Diego? Gusto niyo ho bang manangis muli ako? No, por favor, Iha. Batid mo naman hindi kita matitiis. Manangis? Ano? Iyak? Hala, pareho siya sa ano, yan. Dito sa Indonesia at sa Malaysia. Hindi ko yung nangis, yan. Iyak yun. Gracias, Papa. Pag-ingatan mo sarili mo, ha? At huwag na huwag mong babanggit sa ninong mo na nasa San Diego si Crisostomo. Bakit ko po kailangan sinuwalik kay ninong papa? Basta sundin mo na lang ako. Tiago si ano? Ibarra? Iiwasan ko na lamang ho na makausap si Nino upang hindi ko na ho kinakailangan magsinungaling. Ayaw niya magsinungaling. Grabe, mapait talaga siyang tao. Makagawa pa ng kasalanan. Sayang ano, maaging nawala sa atin ang mama mo. Yung kuman, kahit nasa langit na sa akin, iti ako na pinagmamalaki ka niya. Katulad ko. Totoo. Gusto niyang umiwas na magsinungaling. Bihira na lang yung mga ganun ngayon. Bumaba kayo! Baba! Baba! Mga Ginoo, ibibigay na lang namin sa inyo ang aming salapi. Pati ang aming mga gamit na inyong nanaisin. Hindi nyo ang aking utos. Bumaba kayong lahat, kayong din! Mga Ginoo, ano ba ang hinahanap ninyo? Mga armas ng mga Kastila na maaari namin gamitin. Wala silang kahit na ano. Wala talaga kaming dalang armas. Pagkat hindi kami lingkod gobyerno o kasapi ng Guardia Civil. Paumanhin kung ganun. At kung mamarapati ninyo, maaari ba kami makahingi ng tulong? Ano mang salapi o pagkain na ipagkakalub nyo sa amin, ay lubos namin pagpapasalamat sa inyo. Parang ayaw pa ni Fidel ibigay. Pakiusap, Ginoo. Huwag nyo lamang idamay ang aming kasamang babae. Mario! Huwag mo silang ituring na kaaway. At paano tayo makatitiyak na hindi sila kaaway? Lalo't hindi naman natin sila katulad. Kagaya ng mga sinasabi nilang Indio. Itong mga mestisong to ay mula sa lahi ng mga dayuhang ng api sa atin. Kaya dapat na sila ituring na kaaway at huwag bigyan ng galang. Pakiusap, huwag na lamang ang babaeng kasama namin. Ayan na. Kalap ka. Hindi namin tumigil ka na! Inulit ko. Umanhin mulit ang kasama ninyo ay hindi marunong gumalang sa babae. Humingi ka ng paumanhin! Sige! Sino mas papanigan ninyo, ha? Ako o kayang mga mestizo na yan? Ayaw mga mestizo na yan na may dugong dayuhan! Bakit si Clay yung pinagdiskutahan niya? Oh, ang intense nun.
Ang bilis ng akas! Grabe. Nakakainis yung isang ano na yon. Isa sa mga Indio. Bakit si Clay yung pinagdidiskutahan niya? Nakakainis? Ando naman yung mga lalaki. Huwag mong kalilimutan dumalo sa bagong kura. Magdala kayo ng mga regalo. Mahilig daw si Padre Salvi sa masasarap na pagkain. Kaya nagpadala ako ng hamon iberico at kura yung tawag nila pala. Ang walang yang si Barak nandun na sa San Diego. Ano nalaman na? Iyak marami siyang matutuklasan doon. Mga bagay na itinago sa Ginoo habang siya'y nasa Europa. May tayo yata. Manahimik ka, Crispin. Iro sa dentro, Basilio. Si Crispin at Basilio? Grabe. Oh my gosh. Abangan natin ito bukas, guys. Whew! Ano ba ang ano natin ngayong araw? Yung gigil ko kay Padre Damaso, na-establish na talaga ng bongga. And parang doon na rin papunta si Padre Salvi. Naku, sinasabi ko talaga. Ayan, guys, ha, sobrang intense na. Thursday na ngayon. So, last day bukas ng mga episodes for this week. And kaabang-abang, grabe. Pa-intense ng pa-intense. Wala pa to, ha. Kasi ang alam ko, grabe pa yung gagawin talaga nung Damaso talaga, mga dagok sa buhay nila Maria Clara at Ibarra. And so far ang ganda ng ano ng nangyayari kay Clay, meron pa siyang quarrel doon kay Fidel, para satisfying yung pagkasampal niya kay Fidel, para manahimik din ni, kasi yung Fidel maano din ni, madada din ni. Yun nga, so salamat guys sa panonood kasama ako at pasensya na medyo madaldal ako sa reaction na to. Pipilitin kong maging mas matahimik sa susunod kung gusto nyo. And yung pananalita ko ngayon, parang medyo nahawaan ako sa kanila. Hindi ko namamalayan. Nakakahawa pala, no? So, wow. Naintindihan ko na ngayon na baka nawala na rin yung struggle nila Julian tsaka nila ng mga artista dito sa pagsasalita ng malalim na Tagalog, kasi nakakadala din pala, nakakahawa. Mas madaling maiwasan gumamit ng mga words na ano na English. So yun guys, thank you so much for watching and see you again tomorrow. Bye.